Wala pang isang linggo mula nang palayasin ang mga nagtitinda ng pagkain sa tinigurang Hepa Lane sa University Belt, nagbalik sila sa lugar na binansagan nila ngayong Happy Lane. Nakatutok si Bon Aquino. Bilang protesta sa pagpapasara sa kanila sa Morayta sa Maynila, nag-ribbon cutting pa ang mga vendors ng tinaguriang Hepa Lane. Ang ipinalit nila, Happy Lane. Pinunit din ang mga vendors ang kopya ng closure order na inilabas ng Manila LGU bilang simbolo ng pagsuway. Giit ng mga vendors na binakapan ng Anak Bayan at United Vendors Alliance, karapatan nilang magtinda sa lansangan. Ito'y sa kabila ng kawalan ng sanitation permit, health certificate, at business permit. Siniserve namin yung pagkain na yan. Mainit, hindi kami nagsiserve ng malamig kasi iniisip din namin yung kaligtasan ng mga estudyante rito. Pasado alas 8 nang dumating ang kinatawan ng Task Force Manila Cleanup na si Che Borromeo. Sinubukan ni Borromeo na kausapin ang mga vendors, pero... Giit ni Borromeo ang dahilan ng pagpapasara ay dahil sa mga reklamong natanggap ng Manila Health Department mula sa mga estudyanteng nagkasakit na umano dahil sa pagkain sa Hepa Lane. Ang pagtitinda dito, binibigay ng pamalusot, pribileo sa kanila. Wala ho silang sanidad eh. Wala naman tubig dito. Paano sila mag-alilinis? Nang pumunta kami dito, nung nag-zero kami dito, puro sebo po itong kalsada eh. May mga estudyante sumuporta sa protesta. Doon po sa iba na nag-aalala sa health nila, doon po yung right to self-determination ng mga estudyante para pumili ng kanilang kainan. Pero meron din namang hindi sang-ayon dahil naranasan na umano niyang magkasakit dahil sa pagkain sa Hepa Lane. Na-experience ko na nagka-diarrhea, nag-stop na akong kumain dito sa Hepa Lane. Advisable lang na tanggalin talaga yung Hepa Lane. Sa siyam na stall na inhilera sa gilid ng kalsada, isa rito ang binuksan at siyang nagbigay ng libreng pagkain sa ilang estudyante. Von Aquino, nakatutok, 24 oras.